Iniimbestiga nga ng Senado ang umano'y tinatawag na red tagging. Oo, ng gobyerno po laban sa mga makakaliwang grupo. Humarap sa pagdinig ang ilang kinatawan ng party list na Bayan Muna. Ang kampo naman ng gobyerno ay naglabas ng mga testimonya para patunayan ang sambuatan umano ng ilang makakaliwang grupo sa New People's Army. Narito ang pagtutok ni Chino Gastong. Sa video message sa pagdinig ng Senado kanina, emosyonal si Bayan Muna Party List Representative Eufemia Culiamat nang alalahanin ang anak niyang si Jeveline na napatay sa engkwentro ng militar at New People's Army sa Surigao noong November 28. Mahal ko ang aking anak. Hindi ko siya kailanman ikahihiya o ikatatawa. Ako ang nagpasilang sa kanya. Mabait siya, walang ibang hangad, kundi ang matulungan ang mga lumad laban sa mga nang-aapi sa amin. Pinunari ni Culiamat ang inilabas na litrato ng Philippine Army kung saan inilatag daw na parang tropeyo ang labi ng anak niya kasama ang mga nakuhang baril at iba pang ebidensya. Ang pagzapi ni Jeveline sa NPA, sariling desisyon daw ng anak dahil sa karanasan daw ng mga lumad at iba pang katutubo sa kamay ng militar. Subukan ninyong bigyang pansin ang kalagayan ng mga mahihirap, lalo na sa mga katutubo. Alamin niyo ang problema ng aming komunidad. Itigil ang pagbibigit sa amin. Igalan ninyo ang namatay. Ang aming pagluluksa. Sana'y pakinggan ang kapulungan ito. Ang aking hiling bilang isang ina. Ina na hindi na kahit kailanman magkakapagalik ng kanyang anak. Mga dating miyembro ng New People's Army, mga indigenous people, pati na ang isang umano'y dating NPA Liquidation Squad member ang nagbigay ng testimonya sa Senate hearing tungkol sa red tagging ng mga kongresistang kabilang sa Makabayan Block. Walang ipinanganak na rebelde. Ang mga kabataang ito ay nagsimula lang bilang mga aktivista at kalaunan ay naging rebelde. Sino ang nag-uudyok sa kanila? Walang iba kundi ang mga front organizations ng CPP, NPA, MDF. Ang ilan sa kanila, binanggit kung paano nila nakasalamuha ang mga kongresista gaya ni na Bayan Muna Representative Carlos Zarate at mga dating representatives Nery Colmenares, Teddy Casino at Antonio Tinio. Bahagi ang mga testimonya sa presentasyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NDF-ELCA na layong mapatunayan ang sabuatan umano ng Makabayan Block sa NPA. You cannot be recruited to the NPA, to the Communist Party, if you are not recruited into the underground component of the open organization. Humarap naman sa pagdinig sina dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino at Nery Colmenares. To conclude that I am engaged in the armed struggle, to conclude that I am doing something illegal, if that is guilt by association, trial by publicity, this is the problem with red tagging. Kung meron silang kaso, kung meron silang ebidensya, there are proper forums. There is the courts. Anong prueba nyo? Nagpresenta naman ng mga witness ang Makabayan Block na nagkwento kung paano umano nalagay sa alanganin ang buhay ng mga nagsusulong ng mga karapatan ng magsasaka, estudyante at kabataan dahil sa ginawang red tagging ng mga Makabayan Party List Organizations. Ang Commission on Human Rights kinundena ang red tagging dahil nilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga pinaparatangan, nagbitbit man ito ng armas o hindi. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.